among those heavily affected by severe tropical storm Christine is Pangasinan, where several towns have been flooded due to the heavy rains and winds. Let's get more updates on their situation there with News 5 correspondent Carrie Cator. Carrie is reporting to us live from Binmalay in Pangasinan. Carrie, kamusta ang situation dyan? Ano ang mga nangyayari sa mga oras na ito? Wala pa rin tigil ang pag-ulan hanggang ngayon dito sa buong Pangasinan. Nagsimula yan kanina bandang alauna ng hapon at hanggang ngayon tuloy-tuloy yung buhos ng ulan na sinabayan pa ng matinding hangin. Kanina nag-ikot din tayo sa Dagupan at Lingayen na mga bayan din dito sa Pangasinan at nakita natin na there were gutter deep floods in Dagupan as early as 5 in the morning, while Lingayen had knee to waist high floods until this afternoon. And ngayon naman nandito tayo sa isang evacuation center sa bayan naman ng Binmalay kung saan higit 100 katao ang namamalagi. Kani-kanina lang mga kalahating oras pa lang ang nakakalipas nung bumalik yung kuryente following a power interruption due to the strong rains brought by Christine. Binmalay is among the coastal areas here in Pangasinan expected to experience flooding because of bad weather. But authorities note that they are monitoring the situation across the whole province 24/7. Carrie, nasa forecast track no, na talagang lalabas dyan sa may gawing Pangasinan itong si Bagyong Christine. How has the LGU, if you compare no, the preparedness of the LGU versus ano yung nagyari in reality and the execution, maayos naman ba ang naging evacuation efforts? Kung titingnan natin, since kahapon nandito tayo nag-monitor sa situation nung hindi pa nararamdaman talagang itong hagupit ni Bagyong Christine, kahapon kasi malalakas na hangin pa lang hanggang kaninang umaga yung nararamdaman. Although may mga pag-ulan, bugso-bugso lang, pero kaninang hapon hanggang ngayon pa lang talaga naramdaman yung lakas ng ulan. But as officials have been saying, they have prepared immediately or right away. In fact, since yesterday, preemptive evacuations were already conducted. Higit 300 na rin yung mga nailikas simula kahapon. At ang isa pang ang sinasabi ni Governor Ramon Gico ng Pangasinan is that mas madali na raw kahit papaano ngayon kasi alam na raw ng mga residente yung gagawin nila. Hindi katulad daw dati na sapilitan pa para lumikas ang ilang residente. Ngayon marami na raw yung nagkukusa kumpara sa mga nakaraang bagyo. Siguro kasi they know the danger that they will face in times of bad weather katulad ng nararanasan natin ngayon. Carrie, last question na lang. Ano yung primary needs ng mga residente sa evacuation centers? Have all their needs been met by government agencies and the LGU? Well, aside from safer ground, which authorities have been providing through evacuation centers like this, they have also been serving hot meals, relief packs, hygiene kits na syempre kabilang din sa mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuee lalo na nawala naman sila sa sarili-sarili nilang bahay so kailangan nila ng pagkain, gamit, and of course yung for personal hygiene like I mentioned. And bukod doon siguro isa pa sa mga sinasabi ng mga evacuee na pangangailangan nila is aid to recover from the storm, like from the storm or kung ito mang nararanasan nila ngayon, syempre pagbalik nila, yung iba raw gagastos pa para sa pagpapaayos ng bahay nila, ng mga inanod na gamit, kung ano man yung maisasalba nila, syempre kailangan din nilang makabangon. So I think yun yung isa pa nilang pangangailangan, but all they've been saying is that they can only rely on help from the government. So sa ngayon, tiis-tiis na lang din muna sila. At least daw ay nasa maayos na kalagayan sila kahit papaano, kahit na malakas yung mga pag-ulan. Back to you.